siya there, mga ganun there. Kung halimbawa there, no, kung ikaw there, yung hindi talaga kaya ng utak mo there yung mga sitwasyon, yung mga struggling sa buhay mo, struggle mo, yung problema mo, yung malaki talagang impact na pangyayari yung moment, yung mga struggle mo sa buhay mo, tapos hindi kaya ng imamanis ng utak mo, hindi makaya talaga. Alam mo masasabi? Kasi alam ba nakakapagsabi akong ganito? Kasi dalawa yun sila eh. Ay, tatlo pala. Yung palang teacher sila, tapos nagtatanong ako bakit pala ganun. Yung isa is iniwan ng asawa. Ganun, matatalino ha. Tapos nagkaroon ng nagaganon, papalabay-labay na lang dito. Yung napaisip ako, yes, talaga hindi naman talaga biro kapag masaktan ka eh. Yung madedepress ka, hindi yun biro. Kasi nandiyan ang nervyos, nandiyan ang takot, nandiyan yung worry, nandiyan yung walang gana ka na, nandiyan wala ka lang pag-asa, parang wala nang hindi mo, yung ma-feel mo na lang yung nanakit, yung sakit, yung ma-feel mo na lang yung lungkot, yung ma-feel mo na lang yung talagang grabe, super na nasasaktan ka talaga, na parang higa ka na lang, parang sasakit yung dito, yung batok mo, yung dito, yung masasaktan ka, masasakit yun. Hindi mo yun sinasadya, Dios. Tapos yung kutu-kutu mo, dito, masakit, yung mahapdi. Tapos, lahat na lang yun, parang, tapos, yung wala kang malalapitan, even your family, even your mama, wala ka talang kapatid, wala, kasi broken ka din. Kasi ipinibigay ka din, mga ganun. Talagang malaking impact yun. Kapag i-defendin mo yun, alam niyo din, kapag i-defendin mo talaga yung happiness mo sa partner mo, tapos yung partner mo, napaka walang kwenta namang magmahal, masakit. Ay, masisiraan ka talaga na po. Kaya tingpol talaga ako ni God, kasi kahit hindi ako matalino ha. So, bubo talaga ako. Ngayon na talaga ako, matagal ako makaintindi. Pero hindi ako talino. Hindi ako nasirahan ng God. Kasi kung nasa down talaga ako na moment, yung ma-feel ko, parang mangurog na ako, manginginig na ako sa sakit, yung napipili ko yung emotion, down na down, depressed na, wala talagang pag-asa na, parang bakit ganito, buhay ako, parang patay ako, wala talaga akong magawa, parang gabali, yung parang buo naman yung katawan ko, parang inutil, yung parang yung tinitrato ka na parang lang halaga, yung parang traskan ka lang. Kapag ganun ako, yung ma-feel ko din, mag-pray talaga ako. Yung prayer, hindi talaga basta-basta yun. Kasi ganda na talaga yung mag-restore sa atin, yung magbibigay ng strength. Kaya tingkol talaga ako, hindi ako gumating sa ganun punto. May naisip talaga ako eh. Alam ko yun eh, nag-depress ako. Alam ko kung nadadown ako, alam ko kung nawawalan na akong gana. Alam ko lang parang wala na talagang silbi ang mundo, yung buhay ko. Alam ko yun eh, yung parang nanghina na talaga ako, ayoko nang kumain. Yung mahilig kasi akong makikinig ng mga preaching about God, yung mga pastor. Talagang gusto ko talaga yung tunog God, talaga yung sino ba talaga si God. God is siya lahat ng provider sa atin, hindi lang sa pinansya. Yung palahon, yung moment talaga, yung down na down ka, yung attack yung enemy sa'yo, yung kahinaan, tapos mag-pray. Wala. Babahan ka eh, titindi ka, mag-i-stand ka na lang, yung parang titindi ka sa higaan mo, tapos parang wala na.
ayun. Yung strength na yun ni Kat, sobra. Hindi yun mabibili sa bio-free drugs. Hindi yun mabibili sa mga pharmacy. Hindi yun talaga.